Hi guys, Milo Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Seven of Coins, the Ace of Coins, and we have here the Two of Cups. Okay, parang kung pera yung pag-uusapan dito, parang magiging masagana kayo sa mga susunod na mga araw. Okay, but since this is a love reading, it means na magiging fruitful ang inyong love life in the next couple of days. Okay, parang mas nagiging seryoso ito, mas parang kalmado, ganyan, chill lang, parang kampante kayo, parang kontento kayo na nagmamahalan lang kayo na dalawa, okay? Na whatever it is na parang pinaghirapan ninyong dalawa or pinag-effortan ninyo is pwedeng magkaroon na ito ng magandang ibubunga. Okay? And then we have here the Three of Cups. So, pwede rin na it's a reconciliation, reunion between you and your person. And then we have here the Page of Wands, especially if your person is a fire sign, Aries, Leo, Sag. And then we have here the Four of Wands. So, ibig sabihin na magiging kayong muli, magkakaroon rin kayo ng new beginning. At mukhang magiging blissful, content, happy ang inyong samahan sa mga susunod na mga araw. And then we have here the Two of Wands. So it seems like may mga plano kayo na finally materializing, nagkakatotoo na. At maybe ito yung mga pinag-e-effortan ninyo na dalawa. Yung iba sa inyo, kung halimbawang hindi naman kayo naghiwalay ng person mo, kung halimbawang kayo pa rin, ibig sabihin lang, parang level up or maybe you're gonna get engaged, gonna get married, anything that has something to do with the future plans ninyo na dalawa. Pwede rin na magkakaroon kayo ng baby or you'll be planning to have a baby. Okay? And then we have here the Hermit. So, parang may some kind of enlightenment. Parang the more that you are together, the more the both of you are realizing what the both of you wants for your future together. Okay? And then we have here the Queen of Cups. And because of that, you will feel really loved and cared for sa mga susunod na mga araw. And if you are really trying to get pregnant, this might be the right time to do that. It might happen. Okay? Or pwedeng baka yung mga sa inyo, buntis na. Okay? Kaya tipong pinapakitaan ka talaga niya ng aruga para sa ikabubuti mo at ng inyong magiging anak. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Five of Coins, the High Priestess, and we have here the World card. So parang nakakaramdam ka talaga dito ng distance or coldness from your person. Okay? And parang alam mo kung bakit nagiging malamig siya sa'yo.
Okay, parang lumalayo siya. Or pwede nga yung iba sa inyo, hindi kayo kinakausap. Or ginos na lang kayo bigla. And something is telling you kung ano yung reason. May idea ka kung ano yun. And it might be the right instincts, okay? So, because of that, parang pati ikaw, instead of doing something about it siguro, or instead of running after him or her, dumidistansya ka na lang din. Okay? Kasi parang iniisip mo, baka naman may ginagawa tong kalokohan. So, bahala siya sa buhay niya. Parang ganyan. Okay? And then we have here the Temperance card. So, parang in a way, kahit na lumalayo siya sa'yo, or hindi siya nagpaparamdam sa'yo, may parang kalmado ka. Okay? And then we have here the Ten of Cups. And then we have here the Eight of Cups. Okay. So parang you feel calm. You feel like, okay lang, I have my family, I have the people who loves me, ganyan. And kung hindi niya yun maibibigay sa akin, kung hindi niya ako mamahalin, kung hindi siya kontento sa akin, I might as well move on, find my own happiness. Parang ganun, okay? Parang alam mo sa sarili mo yung worth mo. Alam mo na hindi mo deserve whatever it is na ginawa niya or ginagawa niya sa'yo. And you will not sit around waiting for him or her to come back to you or to know your worth. Okay? And then we have here the King of Wands and the Judgment card. If your person is a fire sign, malaki yung chance na matatauhan siya. Ma-realize niya na ikaw talaga yung gusto niya. Okay? At pwedeng magparamdam siyang muli sa'yo. And then we have here the Ten of Swords. But, you know, for you, it's like tapos na ang lahat. Kasi pwedeng ilang beses niya nang ginawa to sa'yo, ilang beses kanya na binitray. So, maybe you have reached your limit, your boundary. So, kahit na mag-reach out yan sa'yo, pwedeng hindi mo na siya totally pansinin. Kasi nga, naging mas wise ka na eh in making decisions for yourself. And pwede rin kasi na yung intention niya ng pag-reach out sa'yo, it's not because mahal ka niya. It's because maaaring meron siyang kailangan sa'yo or out of ano lang, alam mo yung tawag ng katawan. Parang ganyan. Okay, so ayaw mo na to deal with that. Parang iisipin mo, nakayanan ko na nga eh, nakayanan ko na siyang kalimutan, ganyan. Hindi ko na nga siya kinakausap, nabuhay naman ako. So bakit ko na naman siya i-entertain? Parang ayoko na na makaramdam pa ulit ng sakit or ayoko na na magka-problema pa. Okay, so for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, we will see kung ano yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Page of Cups, the Queen of Swords, the Ten of Wands. Okay. If you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, or if you are in a relationship with someone who is younger than you, or basta merong age gap doon sa relationship ninyo, maaaring maging problematic yung mga susunod na mga araw. Okay, pwedeng
magkaroon kayo ng pag-aaway dahil sa mga problema na ito. Hindi ko lang sure exactly kung ano tong mga problems na ito, but it will definitely stress you out to a point like gusto mo na siyang alisin sa buhay mo. Parang pinatarayan mo na siya, sinusungitan mo na. Okay, and then we have here the Queen of Coins. So, pwedeng, may ibang tao na involved siguro. Pero kung wala mang ibang, kung wala namang third party, pwede nga ibig lang sabihin nito, parang gusto mo na siyang layuan. Lalo na parang kung ikaw yung provider, yung nagbibigay. Parang yung dating kasi is ikaw lagi yung naglalabas ng pera or gumagawa ng paraan para, alam mo yun, maitaguyod yung relationship ninyo. Pwede rin na lahat ng responsibilities, ikaw yung gumagawa. Pwede nga kasi na immature pa itong person mo. Kaya hindi kayo mag-match. Iba yung priorities ninyo in life. Pwedeng ikaw yung may trabaho. Siya naman parang wala lang, nag-e-enjoy lang sa kanyang buhay. Okay, so kaya makakaramdam ka na pinapasan mo lahat ng problema, ng responsibilidad. Lalo na kung halimbawa na meron kayong anak. Okay, so parang gusto mo na lumayo, lumipat, umalis, parang yan. In order for you to have a better life or a better career, parang ganon, or para mas kumita ka, or kumbaga hindi mo siya kailangan para mabuhay ka eh. Alam mo na kaya mo eh. Pero since nga na nandyan siya, parang nagiging pabigat lang siya sa'yo. And you don't want that. Okay? And then we have here the Five of Wands. So, yun yung parang nagiging root ng inyong pag-aaway. At saka talagang nagiging nagger ka dito na inaaway mo siya na ano ba, magtrabaho ka naman, kumilos ka naman, hindi lahat iaasa mo sa akin. Pwede ganyan. Okay? And then we have here the Queen of Wands. So talagang nagiging ano ka dito? Mainitin ng ulo? Ayaw mo rin patalo dito sa magiging alitan ninyong dalawa? Kasi alam mo yung capabilities mo sa person eh. And parang mas mataas yung level of maturity mo nga kaysa sa kanya. Okay, and then we have here the Nine of Cups. Alam mo yung tipong, you know, you have a good life. You know, you can have a better life with or without this person. Kumbaga, in terms of material things, ganyan, money, wala ka nang hahangarin pa eh. Ang gusto mo lang kumbaga is yung maramdaman na tinutulungan kanya. Na maramdaman na meron siyang ginagawa para kumbaga magkaroon kayo ng magandang kinabukasan or gawin niya kumbaga yung mga responsibilities nga niya or kahit man lang magbigay sa iyo ng unti or kahit na hindi magbigay sa iyo ng finance ng pera pero yung may paramdam sa iyo na inaalagaan kanya na nagpuprosige siya. Hindi yung tipong lahat na inasa sa'yo. Okay? So, but I do see you here being happy and content even though mag-isa ka lang.
Okay. So, ang parang mangyayari is you don't care if you will lose this person anymore because you know na kaya mo kahit wala siya. Okay, mas maganda na yung magkaroon ka ng peace of mind kaysa naman sa kasama mo siya pero puro na lang problema. Okay, so for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.